invite sila ng friends of friends, something like that, no? And I think most, if not all, are gays also, or bi. And then they had a party starting mga 10 or 11:30. It continues until the following morning. And based doon sa nakita ng show ko natin, doon sa scene, meron mga bote ng mga whiskey, vodka, so various alcohol. Meron supposedly nagsasabi na parang merong nilagay sa drinks ni Christina. Pero hindi natin ma-ascertain pa kasi sinabi lang. Yun ang last word. May binitawang salita si Christina na tinanong nitong kaibigan niya. Parang sabi niya, parang may nilagay si name and then doon sa drinks ko kasi nag-iba yung pakiramdam ko. Nakikita si TV, nag-transfer din si Christine and the other guy, punta sa isang room, bumalik sa isang room, until in the morning na parang siguro lasing na whatever, doon ba nangyari, binuhat si Christine tapos binalik sa room niya. For sure, merong may lumabasangan sa kanya. No? And magkakasama siya sa room. Why did this have to happen? Kaya, kumbaga, kung may nangyaring ganyan, papabayaan mo ba na may mangyaring ganyan? Ano muna ang pag-increase ng rates ng contributions po ng PhilHealth habang meron pa tayong pandemyang kinakaharap. Whether we amend the law or augment the funds of PhilHealth, let us work together to find a viable solution to achieve universal health care for all without imposing unnecessary burden to ordinary Filipinos during this challenging time. Alam nyo po, hirap po ang Pilipino ngayon. Marami pong nawala ng trabaho, wala pong pangbayad, lalong-lalo na po kung meron pang increase. So dapat gawan muna ng paraan. Nakausap ko rin po si Budget Secretary Wendell Abisado at sang-ayon rin po siya rito kung kaya't pinag-aaralan na po ng DBM sa ngayon. Pati rin po si PhilHealth President CEO Dante Geran ay sang-ayon rin po dito kung magbibigay na po ng kautusan ang ating mahal na Pangulo. Ako po'y nag-a-appeal, nakikiusap po ako sa ating mahal na Pangulo, sa ating finance manager na gawan po muna ng paraan. Dahil hirap na po ang ating mga kababayan. Para po mapagaan ang pinapasan ng taong bayan, tulungan po natin sila. Karamihan po sa kanila ay nawalan po ng trabaho. Paano natin pagbabayarin ng ordinaryong Pilipino kung nawalan po sila ng trabaho? The government as a whole must do its best to unburden Filipinos by shouldering the cost while ensuring that the UHC law is implemented and the services of PhilHealth are unhampered. Yun po ang importante rito. Tuloy-tuloy po ang ating universal healthcare law at hindi po papasan pa ng ordinaryong Pilipino ang increase ng contributions ng PhilHealth. Should they appear in Congress, be careful about threatening a guy, forcing him to answer, because the answer would really be something like this. You know, Mr. Congressman, I refuse to answer your question because it might tend to incriminate me. I will translate it sa bugoy. Hindi kita sagutin kasi mapapakukulong ako. Tindihan mo. And when you invoke a constitutional right, no adverse implication can be attached to this statement. Hindi ka magsabi. Kung hindi ka magsabi, silence means consent. No, that is not applicable. When a person invokes a constitutional right, whatever it is, that right should be respected and no bad inference. Hindi ka magsabi, ito, ganito, bakit? Kasi complete by itself, it is a sacred one for a citizen of this republic. Ito mga sundalo, ito Pilipino to. You force the issue? Well, I'm sorry.
magkagulo kasi ipahuli ninyo. Putang, hulihin ko yung inutusan ninyo maghuli. Kaya protecting what is the foremost narrative here? Self-preservation, ano ka man. Hanggang ngayon wala bang bakuna. So kung mayroon man magsabi na ito mayroon, baka maayos ito. And they go there and plunge into it. Dapat hindi. I will not talk about, because I really do not know about this. Itong vaccine sa PSG. To me, it's a matter of self-preservation. Yan lang. Whatever be your objection, whatever be your criticism, para sa akin, it is a matter of preservation. And I would like to call on Congress na hindi naman ako nakikiusap. Ang ano ko lang, diretso na salita, na do not tinker with the PSG. I'm telling you, as president, is a matter of self-preservation. So hanggang dyan na lang ako, I will not elaborate on it, but do not force my hand to meddle into this affair, because maybe I'm not so keen about allowing Durante and the rest of the PSG to testify. Ginawa ito nila, as I understand, para sa kapakanan ng buhay nila. So, if they will be called, they will be called to testify in Congress. As a lawyer, I will just tell them, because they are now being accused and with the accompanying statement of prosecution and things like that. And then if that is the case, then I would ask the PSG to just shut up. Do not answer. Invoke the right against self-incrimination. At wala kayong makukuha. And do not force my soldiers to testify against their will. At huwag ninyong contempt na i-detain ninyo. I do not think it will be good for you and for me. It would not be healthy for everybody. Just so, sa kanila yan eh. So kung tingin nila na ikakabuti sa buhay nila, hayaan mo. And do not threaten them with prosecution and things like that. They have every right to live and to invoke self-preservation. Kumbaga sa criminal law yan, that is the right to self-defense. The enemy, COVID. Alam mo, ganito yan. Lahat na matamaan ng COVID, talagang possibility na may mamatay ka nandyan. So if you do not want to go out there and mix with the people because that is your job, kawawa naman sundalo. And they cannot also be near me because of the social distancing. So there has to be a solution for this. Ako yung presidente. I hate to say this. Pero kailangan ako ng security na close in. Puro sundalo yan. Pati yung mga babae sundalo.
or how do you now propose that they can guard me and my life kung social distancing per metro? Kayo na mag-intindi dyan. And I said, wala akong tinanong kay Durante, wala lahat. And if it's on their own volition that they... Sabi ko sa kanila, tanongin mo sa iyo, wala. Istorya lang yan. And if they ask you questions, sabihin ko talaga sa kanila, do not answer. And maybe even I would not allow them to appear in Congress. Magkakaroon tayo ng ano dito, not really a crisis, but there will be a nasty thing that will transpire. Alam mo, wala bang bakuna? Pag tinamaan ka ngayon, there is a possibility that you will die. Yan nga. And when I go out, itong mga security, they mixed with the crowd. You know? Nakikihalo yan sila. Guarding me. Of course, ako hindi ko kailangan kung ako. But that is the law. Ayaw ko nga silang gusto kong lumabas. Pinipigilan nila ako. Sabi ko, you are dictating the events of my life. Ito sabi nila, sir, huwag kang magalit. Ang trabaho namin hindi galing sa iyo. It's by law. At tinitignan namin yung batas, hindi ikaw. Ang batas nagsabi lang to protect so that you will live, you'll be alive. Now, how can I survive if wala akong close-in to guard me and the people that would mix in the crowd to guard, to prevent untoward incidents? Yan ang problema dyan. They are caught in a bind. Mabuti kayo kasi opisina, di kotse kayo, aircon, may mask kayo and everything, and you're even divided with the glass para hindi kayo magkahawaan. So how can they do that if they have to guard me? Hindi naman ako magpipigil because there are things, kaya nang punta ako ng hulo, magpunta ako ng kampo, may puntahan ako na ganito. Anything that affects the country, the republic. Walang, since March, wala tayong vaccine. So since March until now, we are in danger of getting the COVID-19. And when you get the COVID-19, be you a soldier, civilian, nandiyan ka sa garbage collector, or minister ka ng relihiyon, ninyo. Walang protection. Except that you have to wear the mask. But the mask that I cannot talk also if the thing is covering my mouth. I cannot seem to express what I want to say in my heart. Since March until now, walang vaccine. The earliest is March. So kung March, that is 1 year. All that time, the lives of the people are in jeopardy of danger of getting the COVID. So, anong magawa mo kung Pilipino ka? No, if you are pressed, I'm not saying that they got the vaccine or not. That is their worry. Because they can always say, well, I did not have it. I refused to
Pero sila, because sa trabaho nila, eh, kailangan talaga ng, hindi sila makalapit sa akin. So, ang close and security ko, wala. No, kung yan ang sitwasyon nila, I would not be surprised. I'm not saying that they had it, but I will not be surprised kung talagang nagpa-injection sila. But since there are a lot of speculations and threats about prosecution and investigation, kung sana tinanong lang ninyo ng anong mabuti, without necessarily blurting out threat about I'll have them investigated. Ganun ang Congress eh. Pag may mangyari yan, investigahin natin yan. Tapos may mangyari ito, let's investigate this. Ganun na lang palagi. Total sila lang naman. Wala naman kayong alam kung iba. Let them be. And let them suffer. Kung mayroong adverse effect yung vaccine. I don't know really if they were injected with the vaccine, what brand, hindi ko alam. Hindi ko talaga, huwag kayong do not presume na sabi kino-cover up. Putang ina kayo. Wala akong, hindi ako gago na maglaro ng ito. If I say that I will allow them. But I did not because they had it on their own.